wala na ring maaninag. Ang misteryo ng gubat sa syudad, unti-unting nalalantad. Ang pagkamatay ng ilan, hindi pala kagagawan ng kababalaghan, kundi isang malaking kapabayaan. Cargo de konsensya dapat ito ng pamunuan ng gubat sa syudad. Kaso ang may-ari ayaw nang humarap sa naulilang pamilya. Isinangguni namin sa tanggapan ng Business Permit and Licensing Office o BPLO ng Caloocan ang reklamo sa gubat sa syudad. This is the first time na nakarating officially sa opisina namin yung reklamo. But ganun pa man, kaagad-agad magpapadala tayo ng inspection team doon composed of sa BPLO, sa sanitation, at saka sa building official. Sumama kami sa isinagawang inspeksyon. Lumapit nga kami dito sa BPLO para magpatulong matapos nga itong reklamo na natanggap ng Tutok Tulfo. Nakita din naman namin sa surveillance namin na may problema sila. Kapag may nakita silang deficiencies, they will give them a sort of a warning na for revocation pag hindi na rectify ang problem. Upon the approval naman ng Caloocan Sanitary Department at Building Department, yes, recommendation sa business permit. Pagdating sa resort, wala doon ang may-ari. Tanging mga katiwala lamang ang humarap sa amin. Ilan yung pool? Yung gumagana ngayon, may di tatlo. Kaya ba si Apo? Kailangan ko mag- ilan yung employees? Kaya ngayon po, ano po kami ngayon? Ito. Apo kasi nagbabalas na po sa mga. Inungkat ko na rin ang totoong pakay namin. Alam niyo naman siguro kung bakit ito kami narito. Banyari ho kasi may lumapit sa amin na may namatayan ho dito sa inyong paliguan dito. Eh, pag ganito ang paliguan, dapat katakot-takot ng mga safety measures na in place ho dyan, lalo pag may nababara. Di ho ba? Yes, kasi kahit sa ordinary swimming pool, may mga tinatawag tayo, mga life jacket, mga lifeguard. Eh, kung yung sinasabi ho ninyo yung mga train na gano'n, kung mayroong mga tao nga na sinasabi niya na train, nasaan yung mga tao na yun nung magkaroon ng aksidente? Nasaan? Sir, nandiyan po sila sa manifesto. So ano nangyari? Nakatunga nga lang sila nung malulod yung bata. Ano ba nangyari doon? Nadulas? Anong nangyari? Hindi po, naglaro lang po mga anak ko. So may nagdadag po. Okay. Pinisa ko lang po yung anak ko. Minis lang po. Bigla po may nagsabi na may nalulod. Namulot na lang po. Walang nag-rescue? Ano po? Walang lumundag sa swimming pool para hugot yung bata? Wala kayong naitapo ng mga parang salbabida? Wala silang ganon? Sorry po. Tignan natin. Hinahanap ko ang pinagmamalaki nilang lifeguards. Saan yung lifeguard mo ngayon dito? Sir, nandiyan po, nagbaba po ng filter. Nag-ano? Nagbaba po ng filter. Naglilinis po siya. Naglilinis mo yung may naliligo ho rito. Walang lifeguard ho rito. Tama ho ba yun? Ito, alaga rito. Saan kayo ng kapit? Ikaw ba lifeguard dito? Ano ka, hardinero? Governess? Saan yung lifeguard? Wala po sir yung training din po na mag-PPR. Pero hindi po sila mga lifeguard. Sir, ano mga nakabantay po namin sila. Na-training po sila ng lifeguard po namin. Marunong ka ba mag-guard? First aid? Yeah. Hindi rin? Ha? Tuturuan pa lang. Sabi mo eh, trainee, eh. Tuturuan pa lang pala, niloloko mo ako eh. Sir, tuturuan na po sila. Alam mo ba kung saan ka po pwesto? Kung saan ka sakali may aksidente? Ha? Kagaya naman, may mga naglalangoy doon. Paano kung may napulikit at may nalunod, nandoon ka? Masasagip mo ba yun? Saan?
Nagbibida-bida, puro naman walang alam. Smart Joseph, eh pang nakita niyong bata, ganyan naman lang, gusto di sana yung nangyari na gano'n. Hoy, bata, dito ka. Kung may mga lifeguard kayo, kagaya nito, nasa yung lifeguard ko. Tagasita, hindi lang tagasalba ang lifeguard, porque sinabing lifeguard. Tagasita, yung mga yan, trabaho nila yan. Noy, halika ka. Halika kayo. Halika dalawa. May ba yung mga lifeguard dito? Anong papel niyo sa buhay naman? Lifeguard ba kayo? Anong tawag sa inyo? Ha? Bantay. Anong instruction sa inyo? Magbantay. Bilang bantay. Anong trabaho niyo? Ha? Nagwawalis. Ano pa? Bukod sa pagwawalis. Basura at saka dahon. Ikaw, ganun din. Halika nga dito. Halika. Halika. Tagawalis kayo, tagalinis. Tagapulot ng mga dahon sa tubig. Ano pa, bukod dyan, ano pa ibang trabaho nyo? O so, kung may nanulunod dyan, hindi yung trabaho yun. Ha? Sa dipid? Titingnan lang ninyo yung nanulunod. Sinasagip? Paano sasagipin? Marunong ba kayo maglokoy? Marunong ka maglokoy? Kunti lang. Ikaw, marunong ka maglangoy? Ha? Kaya ko sa kasakali, magpalunod ako dyan. Kaya mo ako bitbitin sa patabi. Gusto mo subukan. Kaya mo akong hilain patabi. Kung na napulikat ako at hindi ako aahong, kaya mo akong bitbitin ngayon. Kaya mo? Ha? Ikaw, kaya mo akong bitbitin? Eh, sabi niyo, sasagipin. Paano sasagipin? Eh, kung ako, hindi ko kayang sagipin. Pag lifeguard ka, kaya mong sagipin yung tao, alam mo gagawin. At sa hinabahaba ng usapan ni Anino ng may-ari ng resort, hindi namin nakita doon. Tawagin mo ngayon, amo, saan ba yung may-ari nga ninyo? Eh, ba't ikaw ang kausap ko? Kasi kung ano, pumunta gaya rin sila pa. Pumunta po, ito yung one-hour. So, ngayon po kasi, may mga iba po kasi nito. Bigay yung opisina, eh, para may mga namatay ngayon. Ikaw kaya mamatayan at gusto mo magreklamo, okay lang ba yun? Sa kanila, mga nangyari sa akin, para maramdaman nyo. As we will be the one to contact the owner. Paulit-ulit na sinasabi ng Tutok Tulfo, hindi po kami kontra sa mga negosyo. Para po sa mga negosyante, hindi po namin kayo kalaban. Galit po kami sa mga negosyo na tulad po nito. Ang serbisyo po nila ay para recreation, maraming mga bata. Pero paano na lang kung may namamatayan dito sa lugar na ito at walang nagagawa ang administration, ang management dito. Wala silang life jacket, wala mga lifeguards. Yung mga sinasabi nagwawalis, yung tarong tagabantay, tagapaglikas, ni hindi nga marunong lumangoy. Kaya po doon sa may mga negosyo na tulad nito, babala po namin sa inyo, ayusin po ninyo ang pagninegosyo. E dinetalye ng mga opisyal ng Caloocan ang mga pagkukulang ng gubat sa syudad. Nakita ko kaagad na wala silang naipresentang sanitary permit. Pangalawa, hinanapan ko rin sila ng mga certificate of training nung mga lifeguard, wala rin sila noon. At nag-ikot na tayo, napansin ko na walang mga warning signs, yung mga safety markings kung gaano ka lalim na yung tubig na pinupuntahan ng mga customer.